isang katangi-tanging aktres na binansagan bilang reyna ng pelikula sa kanyang panahon, ay si Susan Roces. Si Susan na isa sa nagbigay ng kulay sa entertainment industry, noon dekada 50 hanggang dekada 70, ay kamakailan lang na nagdiwang ng kanyang 80 kaarawan. Siya rin ang butihin may bahay ng hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr., at adopted mother ni Senator Grace Poe. Alamin natin ang istorya ng kanyang buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Hindi ko malaman. Labis na po ang pag-apin ginagawa niya sa akin. Ano? Inaapi? Opo. Kaya nga po kumisan eh. Isip ko na pong lumayas dito. Maaaring isang prinsipe. Isang prinsipe? Paano naman magkukusa ng isang prinsipe yung isang busing katulad ko? Alam mo, Engay? Si Aling Rosa ay itinuturing ko ng ina. Sapagkat sa kanya ko natagpuan ang kinasasabigan kong pagmamahal ng isang tunay na ina. Natatakot ako. Baka ako'y paglaruan mo lang. Baby, huwag ka sanang kanya. Kailan man hindi mag-ayaring ini. Pinakamamahal kita. Sa katunayan eh, ikaw pa lamang babae pinagkukunan ko ng pag-ibig. Magtiwala ko. Si Susa Purificacion Levy Sonora po, na mas kilala bilang si Susan Roces, ay ipinanganak noon July 28, 1941 sa Harrison Hospital sa Pasay City. Ang kanyang ina ay isang French-American na may lahing Jewish, at ang kanyang ama naman ay isang mestizo, na may lahing Spanish at Chinese. Ang kanilang pamilya ay miyembro ng isa sa pinakamalaking angkan ng Locsin family, sa Negros Occidental, na orihinal na nanggaling sa Iloilo City. Si Susan ay isa sa limang magkakapatid, na kinabibilangan nila Teresita, Benita, Jose Maria, at Rosemary Sonora, na sumikat din bilang aktres sa Sampaguita. Siya ay nag-aral noon sa Sagrado Corazon de Jesus sa Iloilo City, at kalaunan lumipat sa St. Louis University, para sa kanyang primary education. Nang mag-elementarya, si Susan ay nagtapos sa Loreto College, at nag-high school sa La Consolacion College. Sa kanyang murang edad, si Susan ay lubos na humahanga sa aktres na si Gloria Romero. Ito ang naging dahilan kung bakit ang kanyang tiyuhin ay minsan siyang dinala sa Sampaguita Studio, para makilala ng personal ang aktres. Habang nasa studio, siya ay nilapitan ni Dr. Jose Perez, na may-ari ng Sampaguita, at inalok siya nito ng oportunidad sa pag-aartista. Hindi akalain ng dalaga ang pangyayaring ito, sapagkat siya ay nagtungo sa studio ng may dalang autograph book, at umuwing may star contract. Sa edad na 15, ay ginawa ni Susan ang kanyang unang introduction film, kasama ang kanyang idolo sa Miss Tilapia noon 1956. Matapos nito ay nabigyan ang dalaga ng lead role sa mga pelikula, at ginawa niya ang kanyang unang starring role na Kulang sa Pito, sa nasabi rin taon na iyon. Sunod-sunod ang kanyang naging box office hit na pelikula, kung saan ay nakasabayan niya ang reigning queen of movies, at kanyang idolo na si Gloria Romero, at ilan pang mga tanyag na aktres ng panahong iyon. Sa pagpasok ng dekada 60, si Susan ay itinuring bilang number one box office queen, at reyna ng pelikula sa industriya.
Madalas niyang nakakatapat sa titulong ito, ay ang isa pang aktres ng sampagitan na si Amalia Fuentes. Silang dalawa ay parehong binansagan bilang queen of movies na maging sa kasalukuyan ay pinagtatalunan ng kanilang mga naging tagahanga. Nagkaroon pa ng isyo ng panahong iyon sa billing ng kanilang pangalan, sa tuwing magsasama ang mga ito sa isang pelikula. Ilan sa kanilang mga pinagsamahang pelikula ay ang Pitong Pagsisisi, Ipinagbili Ko ang Aking Anak, Madaling Araw, Mga Reyna ng Vix, Tawag ng Tanghalan, Ulilang Anghel, Amy Susie at Tessie, Joey Eddie at Lito, Sa Linggo ang Bola, The Big Broadcast, at iba pa. Ang kontrobersya sa dalawang aktres ay naging isang malaking usapan sa panahon ng kanilang kasikatan, subalit ang ganitong estilo sa showbiz, ay madalas na ginagawa ng mga film studio, upang mas mapag-usapan ang kanilang mga artista. Sa tunay na buhay, si Susan at Amalia, ay mabuting magkaibigan, at ang kanilang trabaho ay labas sa kanilang mga personal na buhay. Sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz, ay nakatambal ni Susan ang pinakasikat na mga leading man sa panahong iyon, tulad nila Luis Gonzalez, Romeo Vasquez, Jose Marie Gonzalez, Eddie Gutierrez, at marami pang iba. Ilan pa sa mga pelikulang nagawa ni Susan ay Ang Pasang Krus, Mga Ligaw na Bulaklak, Prinsesa Gusgusin, at Sino ang May Sala noon 1957. Loverboy noon 1958. Handsome, Kahapon Lamang, Debutant, at Mga Anghel sa Lansangan noon 1959. Kwintas ng Alaala, at Ang Magkapitbahay noon 1960. Batas ng Lipunan, Dugo sa Aking Kamay, at Sa Linggo ang Bola noon 1961. Lab na Lab Kita noon 1962. Dance-orama, Sa Puso ng Aking Ina, at Sabine noon 1963. Anong Ganda Mo, Leron Leron Sinta, at Libis ng Baryo noon 1964. Ang Daigdig Ko Ikaw, Buhay sa Buhay, at Ana Roberta noon 1965. Sa pelikulang Ana Roberta, ay nakuha ni Susan ang kanyang unang Best Actress nomination mula sa FAMAS. Nang magsimulang makapareha ni Susan ang hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr., sila ay nagkalapit ang loob at naging magkasintahan sa tunay na buhay. Kalaunan ay nagdesisyong magpakasal ang dalawang superstar sa showbiz noon 1968, at ang aktres ay unti-unting binawasan ang kanyang paglabas sa mga pelikula. Siya ay pansamantalang nagretiro sa showbiz, upang mas mapagtuunan ng pansin ang kanyang bagong pamilya. Ang mag-asawa ay hindi nagkaroon ng sariling biological child, subalit nang sila ay magkaroon ng pagkakataon na mag-adopt, ay inampun nila at itinuring na tunay na anak si Grace Poe. Ang pamilya ay nagkaroon ng matiwasay na pagsasama sa maraming taon, hanggang ang kanyang asawang si FPJ ay ma-involve sa politika, at tumakbo sa pagka-presidente noon 2004. Si FPJ ay hindi pinalad na manalo sa eleksyong ito, at nagkaroon ng mga isyo na sinasabing may nangyaring dayaan sa 2004 election. Makalipas lang ang ilang buwan ay pumanaw si FPJ, na lubos na ikinalungkot ng aktres. Ang buong Pilipinas ay nagluksa sa pagpanaw ni The King, lalo na ang kanyang mga naiwan mahal sa buhay. Matapos nito ay naging aktibo ang aktres sa oposisyon laban sa pamumuno ng dating presidente Gloria Macapagal Arroyo, upang ito ay mag-resign sa pagka-presidente. Nang ang adopted daughter ni Susan na si Grace ay na-involved din sa politika, ang aktres ay aktibong sinuportahan ang pangangampanya nito sa panahon ng eleksyon. Siya rin ay nanguna sa annual memorial rites para sa namayapang asawa, na pinangunahan ang pagbisita sa puntod ng dating aktor. Si Susan ay nagpatuloy sa paminsan-minsan pagtanggap ng mga proyekto sa showbiz, at lumabas sa ilan mga pelikula at nag-guest sa mga show sa telebisyon. Noon 2015, ay nakasama si Susan sa tanyag na serye sa TV, na Ang Probinsyano. Ito ay pinagbibidahan ng aktor na si Coco Martin, at ang kanyang karakter ay orihinal na ginampanan ng namayapang asawa ni Susan na si FPJ. Hello? Hello, Cardo? Hello, La.
Naku! Apo, salamat. Salamat, Cardo, at sinagot mo telepono. Alam mo, kanina-kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Napanood kasi namin sa balita. Totoo ba yun? Yung sinasabi sa balita na sumugod ka daw? Sa headquarters ng, ano ba yun, yung Black Ops? Totoo ba? Totoo pala. Naku, Apo, bakit mo ginawa? Sa kasalukuyan ay 80 taon gulang na ang batikang aktres na mayroon pa rin malusog na pangangatawan. Siya ay nagdiwang ng kanyang 80 kaarawan noon July 28, 2021, at inamin ang isang sikreto, na ayon sa kanya ay hindi niya gusto ang umiiyak sa tunay na buhay. Sa ngayon ay masaya niyang ginugugol ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang garden, na may mga nakatanim na fruit trees. Si Susan ay mahilig sa paghahalaman, at ito ang kanyang naging outlet sa kanyang pagtanda. Sa kahabaan ng karera sa showbiz ni Susan, siya ay hinangaan, naging idolo, at minahal ng marami. Siya ay nagbigay ng inspirasyon sa loob at labas ng showbiz, at kilala sa kanyang kababaan ng loob. Maging sa kasalukuyan ay patuloy na hinahangaan ang dating movie queen, hindi lang sa kanyang naiambag sa industriya ng pelikula, kundi maging sa kanyang mga prinsipyo at pananaw sa buhay. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ang pag-alis kong ito'y si Karen ang dahilan. Siya lamang at wala ng iba pa. Ang mahalaga ay may balik sa iyong pagmamahal ni Karen. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Susan Roces at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.